James 4:14. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Ang buhay ay pahiram lang, sabi sa Biblia, kadalasan mga 70 taon at kung ikaw ay malusog at sobrang pinagpapala, baka 80. Yung iba, sumasobra ng konti. Yung iba naman, kulang pa sa 70. One thing is sure after birth, that earthly life will die. Hindi yun nakakatakot at hindi yun dapat na iwasan, kundi dapat pang paghandaan. How to prepare for your own passing? Paano nga ba natin ihahanda ang sarili natin sa hindi naman naiiwasan at dapat pang talagang tanggapin na katotohanan that the physical body will die, although the spirit will return to God? How to prepare for your own passing? Salamat, Panginoon, dahil alam namin na kami isinilang na buhay at ang buhay na ito ay magtutuloy doon sa kabila, subalit ang physical life will end here. Turuan niyo kami na ito ay tanggapin ng maluwag sa loob at sa katunayan ay mapaghandaan para lalong maging maganda ang kahulugan nito sa aming buhay. Lead us, teach us now, heal us, cleanse us. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray with thanksgiving. How to prepare for your own passing. 1 Peter 1:24. Ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Compared to eternity, earthly life is short. Para lang bulaklak. Maganda ngayon, bukas, tuyo na. Psalm 90 verse 10, buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. Isang katotohanan observed by people who live long enough to see such reality. Between birth and death, important things have to happen, have to be done on time. Sabi sa Ecclesiastes, everything should happen in its own season, in its own correct schedule. Kaya dapat walang nasasayang. And aside from religious and spiritual preparations, which is another topic, how should one prepare for his or her own passing and death? Hindi yung mga ka-espiritualan, kabanalan, dahil ibang buong topic yon. Paano na paghahandaan? In practical terms, live your life to the fullest. No matter what you do, you have only one earthly life. Huwag sayangin, ipamuhay ng ganap at buo. May color, may living sound, masigla, maganda. Ecclesiastes 11:8, however many years a man may live, let him enjoy them all. Or a woman for that matter. Yung mga pronouns na ginagamit madalas ay puro pang men, pero human dapat yon, yung buong sangkatauhan. Gano'n man daw kahaba o kaiksi ang buhay ng tao, dapat yon lasapin niya ang ligaya, ang kahulugan, ang sarap ng buhay na yon. So enjoy childhood by being childlike. Huwag gawing mature agad ang mga children. Do not fast forward children to maturity. They will skip a very important aspect and period of their lives. Enjoy youth by being youthful, and then enjoy adulthood and enjoy old age. Every stage of life. Hindi dapat asahan ng mga bata, isip matanda agad, kilos matanda, bata nga sila Huwag silang madaliin, they have all the time in the world to be old and remain old. Kaya huwag natin silang agawan. Do not deprive and steal and rob children of their childhood. Minsan sobrang expectation natin, hindi natuloy sila nag-e-enjoy. Enjoy good times and seek enjoyment how hard it may be, even in bad times. Kahit kung minsan parang bad times, pag ipinagpilitan mong humanap pa rin ng papanong makakatas mong ligaya at ganda at sarap doon, meron ka pa rin makikita. Enjoy seasons.
all seasons. Kung nag-enjoy ka lang pagtag-araw, paano pagtag-ulan? Ang haba nun. Pagkatag-ulan ka lang nag-enjoy, paano pagtag-araw? Dapat di ka namimili. Kumahanap ka ng enjoyment anuman ng panahon. And very importantly, let and help others do the same. Hindi lang ikaw ang dapat mag-enjoy ng lahat ng ito. Lahat din ng taong nasa iyong paligid. Learn and master appreciation of whatever and contentment with whatever. Para ka masaya. Huwag laging hanapin ang wala. Yung nandun, yun ang enjoyin. Ecclesiastes 3:12, alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. So balanse, magpakaligaya ka pero gawin ang mabuti. Hindi nagpapakaligaya ka sa masama o sa nakakasama sa iyo o nakakasama sa kapwa. May balance. Pero within the confines of what is right and what is correct and what is good, maximize your enjoyment. Know and accomplish your mission. Lahat ng tao may mission sa buhay, may papel sa buhay, may halaga. At paano nalalaman ko anong mission? Tingnan mo yung sarili. Malalaman naman ko ano ang iyong mga strengths, ano ang iyong talent, what you really naturally enjoy doing, and what you are inclined to succeed what in whatever you do. Then malalaman mo, yun ang papel ko sa buhay, yun ang mission ko. Malungkot yung mga tao who are trying to be somebody else. Uy, gagayahin ko yung pinsan ko kasi dentista siya, yumaman. Yun ang mission niya sa buhay, yun ang talent niya, yun ang kanyang ibig. Pero ikaw mayroong sarili. Hindi dapat sa pangungopya naghahanap ng kaligayahan, kundi sa pagiging totoong ikaw, dahil ikaw, dinesign ka to be strong at something, to be excellent at something. Ephesians 2:10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. So ang Diyos na lumikha sa iyo, walang error, walang mali. Meron siyang gustong ipagawa sa iyo at ang lahat ng ibinigay niyang talento, kakayahan, personalidad ay angkop doon sa gusto niyang maging mission mo sa buhay. So dapat pagtugmain natin kung ano tayo, kung ano ang likas natin, at kung ano ang ating inaatupag at ginagawa sa buhay, doon tayo magiging matagumpay at mabunga at masaya. Know yourself, your gifts, your strengths, and operate according to your natural empowerment. Do not be a copycat of someone else. Know, find your missions in life and enjoy accomplishing them. Paano po pag hindi ako nag-enjoy sa ginagawa ko? Hindi siguro yun ang mission ang binigay sa'yo ng Diyos. Kasi bakit ka naman niya to-torturein buong buhay mo, bibigyan na isang bagay na hindi mo na-enjoy? Hindi naman torturer ang Diyos. So, dedicate yourself to causes bigger than your daily mundane existence. Hindi lang tayo nabubuhay para gumising sa umaga, matulog sa gabi, gumising sa umaga, matulog sa gabi. Kumain para magutom, para kumain uli, para magutom. Dumating na ang panahon, araw, linggo, buwan, taon, at namatay ka na, wala naman nangyari sa buhay. Hindi ganun lang yun. Dapat hanapin natin yung mga malalaking dahilan kung bakit tayo nabubuhay at mga malalaking mga adhikain kung saan natin iaalay ang ating lakas at buhay. So palakasin mo yung sarili ayon sa likas na ibinigay sa'yo ng Diyos and help others do the same. Be an enabler. Sa halip na maging hadlang ka sa mga tao sa pagtupad ng kanilang mga adhikain at mga pangarap, ikaw yung maging tagatulong. Sasaya ka pag ginawa mo yun. You will find great joy in being a blessing to others. And that is something that only those who really obey it discover. Hindi masaya yung lagi kang nakakontra sa iba, lagi kang nakaharang, nakabara, lagi kang nambibigo, nambabara. Para lang kuminsan, pag sadista ka, mayroong immediate pleasure, but in the long run, it leads to emptiness. Because selfishness leads to emptiness. And emptiness leads to loneliness. Ang tunay na ligaya ay sa pagtulong sa kapwa. Pag nakikita mo siyang napapangiti, napapatalo, napapahiyaw, pag nakikita mo ang magagandang bunga na ginagawa mo sa kapwa, may ligaya yon na dun lang nakukuha at hindi sa iba.
At mahalaga na habang maaga ay madiskubre na yon. How else do you prepare for your own passing para hindi sayang ang buhay? Love who or what you really love. Mahirap naman pati yung mahal mo kunwari, hindi naman pala yun. Tapos may iba kang mahal na hindi mo naman namamahal. Ngayon, kung nag-asawa ka na, eh mahalin mo na yan. Alam nga namang pagtaksalan mo pa at humanap ka pa ng iba at mang-ago ka pa ng asawa ng may asawa. So, as is where is. Turuan mo na ang sarili mo makontento dyan. Pero kung may choice ka pa, practice and exercise that very precious choice. Ecclesiastes 9:9. At hindi lang sa pag-asawa o partner sa buhay yung pagmamahal. Marami yun. Magpakaligaya ka sa piling ng babaeng iyong minamahal habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, sapagkat iyon ang iyong bahagi at bunga ng iyong pinagpaguran sa maikling buhay na ito. So kung yun man ay babae dahil lalaki ka, o lalaki dahil babae ka, kung ano man yung mahal mo, sino man yun, sabi ng Ecclesiastes, spend time with that person. Magsama kayo, magsalo kayo sa kaligayahan. Basta hindi mo siya ninanakaw sa iba, hindi kanya ninanakaw sa tunay na may-ari sa iyo. Wala kayong nananakawan, love who or love what you really love. Pwede ring what eh, maaaring ang mahal mo magtanim ng mga puno. E di mahalin mo yung ginagawa mo, magtanim ka ng mga puno. Iligtas mo mga isda sa plastic pollution. Ano man yun? Gusto mong bumuo ng isang matibay na bansa, buuin ang inyong pamilya, tao man, bagay o adikain, kung ano yung talagang mahal mo, yun ang mahalin mo. And spend time with your love, with that person or with that vocation or with that interest, and be with your loved one as much as possible. Kaya sa kasalukuyan na napakarami nating kababayan na kinailangan magtrabaho sa malayo para lang mabuhay, napakahirap at napakasakit noon. Nawa merong talagang timetable, magpakatino ang bawat member ng family para hindi humaba ang pag-aabroad ng isang member at makauwi na agad dahil matino yung mga nandito, nagtipid, nag-ayos, nag-invest, nag-aral na mabuti, gumraduate na anak agad para matigil na yung pagkakahiwalay. Do not sacrifice togetherness for money as much as you can. Sayang ang panahon. Sayang ang lumilipas sa panahon na hindi mo kasama ang iyong mahal. And if you must, because you need to survive, minimize the sacrifice. Paiksiin. Matutong magpakatino sa buhay para hindi kailangan sobrang matagal magkalayo. 1 John 4:18. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagat ang takot ay kaugnay ng parusa. So kung talaga nagmamahal ka, sagad yung pagmamahal mo, nothing should scare you to get in the way. God is love. God loves and God understands those who love. Kaya dapat ay ipaglaban yung pag-ibig. Iniaagaw yan ng panahon, ng oras. Hindi laging pinaghihintay. Kasi baka yung mahal mo na gusto mong mahalin bukas, eh gumraduate at madedo na today, paano yun? O ikaw, mawala ka na dito sa mundong ibabaw, di hindi na natuloy. So love. Love generously. Frivolously even. Love extravagantly. Huwag tipirin ang love. Mahal mo pala, di itodo mo. Mahalin mo ng todo-todo. Tulad ng sa pananaw ng marami, offerings of incense, candle, or flowers at the altar of your God are not extravagant nor wasteful. Paano mo sasabihin, nagsasayang ka ng pera sa pag-o-offer ng bulaklak sa iyong pag-worship? Eh, nag-worship ka eh. Bakit mo malibigyan nyo ng monetary equivalent? Ganon din yung pag-ibig. Hindi sayang yung pag-ibig kung gusto mong maging talagang pabuloso ang pagmamahal mo sa iyong kapwa. Walang sayang pag ginagawa mo in love. And that is the same with loving anyone or anything. Mahal mo halimbawa ang kalikasan, walang sayang kung gusto mong mag-spend ng time, talent, and treasure to preserve, to enhance the environment. And whenever you love, especially people, do not imprison your love. Set your love free. Yun ang tunay at nakakapagpalayang pagmamahal. Yung hindi mo siya inaangkin, hindi mo siya ikinukulong, itinatali,
pinalalaya mo. That is the supreme act of love. And how else do you prepare for that eventual passing? Do what you really love to do. Related ang mga ito. Ano pa talaga ang gusto mong gawin sa buhay? Gustong-gusto ko pong nagme-makeup ng mga bangkay. Ah, maganda. May profession para dyan. Diba? Pero yung takot na takot po ako sa dugo, eh anong trabaho mo, nurse? Ay, teka, huwag ka dyan. Parang wala ka sa tama mong dapat kalagyan. Kasi araw-araw matatakot ka. Araw-araw bitin ka kasi wala kang bangkay na nami-makeupan. So dapat, pumasok ka sa isang funeraria. Pero gusto mo nagme-makeup ka ng mga buhay, pumunta ka sa isang salon. Sa ano bang gusto mong gawin? Dapat yan ang gawin mo sa buhay. Hindi lang yung saan pa malaki kita. Ang ganda nga kung yung gusto mong gawin, doon ka pakikita ng malaki. And usually, pag talagang yun ang tunay mong talent, yun ang tunay mong galing, pag yun ang ginawa mo, doon ka nga actually asenso eh. Kasi yun ang tunay mong calling. Pero sabi sa Ecclesiastes 9:10, ano man ang ginagawa mo, ipagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Bakit daw? Sapagkat sa daigdig ng mga patay na kasasadlakan mo, ay wala kang gagawin. Ni pag-iisipan man, ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Sabi kaya kung anong gusto mong gawin, itodo mo na. Kasi pag namatay ka, hindi mo na yan gagawin. Iba na. May iba ka naman gagawin, definitely, pero iba na. Dito ka lang may chance. So gawin mo. Kung ikaw ay halimbawa ay nakulong sa isang trabaho, isang profesyon na hindi mo talaga gusto, kumawala ka. May hirap sa sandali, may transition. Sometimes there's an economic cost, especially in the transition period. Pero kaysa naman buong buhay nakatali ka sa ayaw mo. Kailangan magpalit ka. Not too late. Hindi ka pala masaya. Hanapin mo kung ano nagpapaligaya sa'yo. Create and recreate what you love. Do not waste your life on a job that you do not love. Do what you love. And at this point, let's say you cannot really have the choice, then love what you do. Dalawa lang naman yun eh. Kahit sa pag-aasawa, find who you love. Eh pero hindi, eh, nagkaasawa ka na, parang hindi pala yun. Di, love who you find. May mga bagay na tinatanggap na lang para ka sumaya. Pero konti lang yun. Marami, napipili mo pa rin. And very specially to be happy and to be ready for physical death, to depart from this system, be who you really are. Hindi naman masusulit ang buhay kung hindi ikaw talaga yung ikaw eh. Psalm 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, including me of course. I know that full well. Yan ang sinasabi ng psalmist. In other words, be who you really are. As early as possible, know yourself. Be yourself and make yourself known for who you really are. Get accepted and loved for who you really are. It's pointless to be accepted and loved for who you are not. It's falsehood. Mabuti na yung totoo na konti lang nagmamahal sa'yo pero ang dami, pero ang minamahal pala na isang maskara, isang hindi totoo. It's too short a life to be fake. So maging totoo, kahit ano ka pa man, meron pa rin makakapagmahal sa'yo, may katapat ka pa rin. Sabi nga nila, imbornal man ay may katapat ding langit. Lahat may katapat. So ikaw na yung ikaw, para mas madali. Then live your real but could still be unlived life. Because if you are not truly yourself, then your life is a fake. Your real life is still unlived. And then you will die without having it gotten lived by you. E di sayang. Ecclesiastes 9:5-6. Alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit. Ano pat, wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Ang tinutukoy ni Solomon,
is that the dead, the departed, are already in the other world. They are in another plane and level of consciousness. Their concerns are no longer the concerns of the people on earth. So, your earthly concerns could only be attended to while you are here. So, don't waste the opportunity. Huwag mamatay nang hindi man lang nabuhay pa. Do not live your life to suit other people's ideas and fantasies. Do not live your life to suit other people's expectations and demands. Your Creator, your God, designed you to be who you are. You are answerable only to God with what you do with yourself. Siya kasi ang lumikha sa'yo. Mga magulang, meron tayong personality, meron tayong mga ideya, meron tayong paraan. Pwede nating ituro, pwede nating isuggest, i-influence natin mga anak, pero hindi kailangang igiit at ipilit na sila ay maging tayo. Tayo ay tayo, sila ay sila. At ang tunay na tungkulin at pribilehyo ng magulang, palakihin ang iyong anak para magkapakpak at lumipad sa paraang gusto niyang lumipad, hindi sa paraang ibig mo. Hindi mo pwedeng gawin ang iyong anak na tagatupad ng mga hindi mo natupad na pangarap sa iyong sarili. Kailangan yung sarili niyang pangarap sa buhay niya ang matupad. Hindi mo tinupad yung pangarap mo sa buhay mo, ipapagawa mo sa anak mo. Siya rin, hindi matutupad yung gusto niya, ipapagawa niya sa apo mo. E di generational na yan na problema. If you love people, set them free. Do all you can to teach in the best way you can and the best knowledge you know. But at the end of the day, you allow them to live their lives. Ganyan din ang mag-asawa. Nag-asawa kayo para maging magka-partner, better half nga, di ba, kabiyak. Hindi para mo siya dominahin, burahin, at ikaw na lang ang maging tao, anino mo na lamang ang makita at siya ay mawala sa balat ng lupa. Kailangan ng asawa, binibigyan mo yung asawa mo ng freedom na maging siya. Kahit sa mga bagay na hindi kayo magkatugma, hindi mo kailangan lagi siyang pasunurin at nabura na ang kanyang pagkatao. Siya ay nilikha din ng Diyos. At kailangan maganap sa maiksing buhay niya ang mga talagang gusto niyang maganap. At lagi natin sinasabi, how do you maximize life and prepare for death? Minimize pain. Kuntian lamang ang pain sa buhay. Maraming pain, self-inflicted. Yung mga pag-aaway na pinapahaba, kung nabigla ka, may nasabi kang hindi maganda, nag-aaway kayo, pero kailangan ba talaga pahabain nyo ng 5 taon? Yung nabigla ka, maaari pang sabihing nabigla lang ako, hindi ko control. Pero yung pagpapahaba nun, hindi na yun bigla-bigla. Desisyon na yun. Na matigas ka at pahabain mo yan. Minimize pain. Yung mga pwede mong palampasin, palampasin na. Huwag nang pag-awayan. Kasi pag nag-away kayo, painful. Huwag nang masyadong maghusga sa mga nagkakamali. Kasi nagkakamali talaga ang tao. Pagka lagi ka nang husga at lagi ka nagparusa, every day will be painful for you and for others. Piliin yung mga kapatid na nagpapahirap na inyong loob, nagpapasakit ng inyong puso, at isipin nyo kung paano nyo yun wawakasan o kukontian. Kasi madalas, tayo ang nagpapahaba ng ating mga pagdurusa. 1 Timothy 5.23, in a very physical and practical sense, sabi ni Paul kay Timothy, huwag tubig lamang ang iyong inumin. Uminom ka rin ng kaunting alak para sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura. So you see, sikmura pa lang yung masakit, binibigyan na ng prescription. Dapat, minimize pain. Eh, how do you minimize that? Uminom ka ng alak na merong alcohol para ma-disinfect ang sikmura mo. Inom kasi ng inom ng tubig na galing sa balon na maraming butete. Ayan, tuloy, sira ang tiyan mo. So, uminom ka ng tama. So, magpe-prescribe ka ng lunas para matigil ang pagdurusa. And you expand this very specific example to everyday life. Dahil lahat tayo, kuminsan may stomach pain, tapos hindi natin iniinom yung dapat inumin para matigil yun. Minimize pain. Proverbs 11:17, those who are kind benefit themselves, but the cruel bring ruin on themselves. So, how do you minimize pain when you are kind? You minimize by being kind. Because when you are kind, the normal thing to happen is people are kind to you also. Therefore, they do not become sources of pain, they even become sources of pleasure. So, be kind. Pagka hindi ka mabait, lagi kang may kaaway, dinadamihan mo ang pain ng buhay mo o buhay ng kapwa na gagantit-gaganti rin sa'yo.
How do you prepare for physical death? Maximize your joy. And if you must, maximize your pleasure. Life is full of pain. Whenever you have an opportunity to have pleasure, enjoy it. Habang hindi mo ninanakaw sa iba, enjoy it. Ecclesiastes 2:10, wala akong ginustong hindi ko nakuha, sabi ni Solomon. Ginagawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Nalulugod ako sa aking mga ginagawa at yun ang pinakagantimpala ng aking mga pinagpaguran. So, in-emphasize ha, ang in-enjoy ko, pinagpaguran ko, hindi ko ninakaw. So, hindi mo ninakaw, pinagpaguran mo, enjoy it. Sasabihin nyo, si Solomon yan, hari, nagawa niya lahat. But in our own little ways, mga hari at reyna naman tayo sa ating mga buhay-buhay. Yung nakaupo ka sa balde, namamaypay ka ng bulik, kumakain ka ng inihaw na mais, reyna ka na nun. Di ba? Lalo't pinipedicure ka ng 200 pesos lang money, pwede may facial pack. O, reyna na ang feeling mo. Hindi ba naman kailangan maging Solomon para mag-enjoy sa buhay? Pero, i-turn mo yung little part of your world into your royal chamber. Nagagawa yun. It's a choice. Magsikap kang maging malakas, maghanap buhay na mabuti, para magawa mo yung gusto mo. Dahil siyempre, lahat ng kilos may gastos. Kaya kailangan, kasama na gusto mo mag-enjoy sa buhay, maging productive ka. Earn what you like to spend. Don't steal it. Don't beg for it. Earn it. Ecclesiastes 8:15. Kaya para sa akin, sabi ni Solomon, ang tao ay dapat magpakasaya sa buhay. Walang pinakamabuti kundi kumain, uminom at magsaya. Ito ay magagawa niya habang siya ay nabubuhay at nagpapakapagod sa mundong ito. Laging kasama yung pagpapagod. You deserve it. Earn it. Pero sabi niya, alam niyo, ang daming lungkot. Masaya ka ngayon, pero next week may mamamatay kang mahal sa buhay. So ngayong masaya ka, samantalahin mo. Kasi next week may lungkot ka, doon ka na malungkot. Dito, wag muna. Kasi pwede ka pang masaya eh. Hindi yung wala ka naman dapat ikalungkot, umiimbento ka ng lungkot. Paano pagdating ng tunay na lungkot? Di, doble-doble lungkot na yan. May ganun, bawat chance na pwede ka maging masaya, magsaya ka, sapagat ang mundo'y bayan ng hinagpis. Sabi ni Balagtas, mamamayay sukat tibayan ang dibdib. At isang pagpapatibay ng dibdib yung maximize your enjoyment. Parang bangko, marami ka naka-deposit na happiness o may loneliness, magwi-withdraw ka. May natira pa. Hindi yung puro na lamang dusa. And very importantly, how do you prepare for your own passing? Do the most good. Mantra yan, lagi natin inuulit-ulit. Diba? Minimize pain, maximize pleasure, happiness and joy. And then do the most good. Kasi ito yung balancer. Kasi sa yung pagmamaximize ng fun, baka naman bad na. Nanako ka na pala, pumapatay ka na para lang sumaya ka. No, do the most good. Balance yan. Kaya si Solomon, na maraming enjoyment, sabi niya sa Ecclesiastes 2:4, I undertook great projects. At inisa-isa niya yon. Marami siyang ginawa para sa taong bayan, para sa kapwa. Kaya pag nag-enjoy siya, hindi niya minamasama. Dahil sabi niya, pinagpaguran ko ang lahat ng ito. Ecclesiastes 12:14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Kaya nang ginagawa mo, pag nagsasaya ka, nagpapasaya ka ng iba, alam mong may pagsusulit. Therefore, you're above board. Tama ang ginagawa mo, hindi mali. Do the most good. That is very, very important. Matthew 5:20, sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginagawa. So yung ginagawa daw natin sa pinakamaliliit na tao, kapwa natin, itinuturing ng Diyos na siya ang may utang at siya ang magpapalit. Mahalagang isipin yon, habang nag-enjoy ka sa buhay, magpa-enjoy ka rin sa iba. Halimbawa, nagsaselebrate kayong pamilya, ang sarap ng kainan nyo sa isang restaurant, ang husay-husay naman itong waiter na nagsaserve sa'yo, matanong mo man lang, ano bang paborito ng asawa mo, ng mga anak mong pagkain? At pag sinabi nila, umorder ka, ipa-take out mo at bigay mo sa kanya, edi you do the maximum good. Nag-enjoy ka, nag-enjoy din yung waiter, nag-enjoy din yung kunsino. Kahit na nga ako minsan, may pulubi aabutan ng pagkain mo. Tapos sabihin ng pulubi sa'yo, sana cash na lang. May mga ganun, naka-encounter na ba kayo ng ganun? Sana sabihin mo, ay wala akong cash, credit card, may swipe ka dyan?
Dahil may mga pagbinigyan mo ng pagkain, sana pera na lang, basta mapatingin sa'yo. Don't let those people take your joy away. No? At huwag napitigas ang puso mo dahil may mga ganong tao. Continue to be nice. Do the most good to the least people, sabi nga ni Jesus. And then have no or just very few regrets. I've had a few, but then again, too few to mention. Bago may ibang magbarilan, tama na yan. Marami na doon nagbarilan sa kantang yan eh. Regrets, I have a few. Dapat konti lang and too few to mention. In other words, kung ano yung sa tingin nyo, pagsisisihan nyo, huwag nyo nalang gawin. Yung nanggigigil ka, gusto mong bulyawan yung kapatid mo, yung hipag mo, pati sarili mong nanay, alam mo naman, pagsisisihan mo rin yun pag humupa yung loob mo, huwag mo nalang gawin. Gusto mong gantihan ng masama, huwag mo nalang gawin. Kasi mabait ka naman talaga eh. Darating ang panahon, maglulubog din yung loob mo, magsisisi ka rin eh. Huwag na. Because near the end of our life, many people have more regrets for what they did not do than for what they did. Yung mga what if. Yung sayang naman, nung bata pa ako, hindi pa ako nakaakyat ng Mount Hibok-Hibok. Eh, matanda ka na ngayon, hindi mo na magagawa. So, kung gusto mo pala talaga umakyat sa Mount Hibok-Hibok, gawin mo na ngayon. Kaya lang, mag-training ka, gawin mo yung tama para hindi ka mahulog dun. Maraming gustong gawin ng tao, pero lagi nangungunay takot, conservatism, discouragement ng iba. Tapos pag matanda ka na, nagsisisi ka, di mo ginawa. Halimbawa, ano kaya nangyari kung sinagot ko yun ang liligaw sa akin na yun? Diba? Yung mga ganyan mga regrets. So, eh kasi naman, ba't di mo naman sinagot? Sobra ka naman nagpakipot. No, nagpa-arte-arte. O nga hanggang ngayon, ayan, wala. So, may mga bagay na hindi naman nakakasama at huwag kang gagawa na masama. Go ahead and do it. Because there's nothing more vain or bitter than a person advanced in years possessed by regrets. Mga hindi nagawa. How do you prepare for your passing? Give. Pay. All the time. Don't owe anybody anything. Pay. Overpay if you must. That is even nicer. And forgive. Keep forgiving. And love. Yung mga bagay na yan, hindi nyo yan pagsisisihan kahit kailan. Pero yung kabaligtaran niyan, yung nagnakaw ka, hindi ka nagbigay, hindi ka nagbayad, hindi ka nagpatawad, hindi ka nagmahal, yun ang mga pinagsisisihan ng mga naghihingalo. Yung mga nalalagot na hininga, humihingi pa ng tawad. Pero nakakapagod naman yun, nalalagot na hininga mo, humihingi ka pa ng tawad. Tapos hindi ka pa pinatawad, ano? So, gawin na. As much as possible, have pleasant, loving partings. Last month, nagbakasyon ka sa probinsya nyo, may nakaaway ka pa, at yun ang pinaghiwalayan nyo. Buti pa, hindi ka lang nagbakasyon doon. Kasi nung hindi ka nagbabakasyon, hindi kayo magkaaway. Ito kasi yan, mga kapatid, eh, simple. Yung kaaway mo kanina, last week, last year, hindi mo alam kung madededo na siya mamaya. Tapos magsisisi ka. O hindi mo alam kung ikaw bigla yung madededball ngayon. Yan, naghihingalo ka na, ikaw din yung humihingi ng tawad. Tinetext mo pa, ang hirap mag-text pagka naghihingalo, ah. Tapos, hirap na hirap ang loob mo. Tiyakin nyo mga kapatid, hanggang kaya nyo, ibaba ang pride, lulunin ang galit. Huwag kayong makikipaghiwalay ng magkagalit. Kahit mamaya uuwi ka rin sa bahay, di ba, nagsagutan kayo ngayon, inasagasaan siya ng napakabagal na trend natin, mamaya. Pero namatay pa rin siya sa bagal kasi ang tagal siya bago umalis yung trend sa ibabaw niya. O ano ngayon? Wala na, tapos na. Huwag kayong nakikipaghiwalay ng hindi masarap. Kahit lulunin mo yung pride mo, ay, naku, magbabiyahe ako, baka mamatay ka, bati na tayo ha. O. Para magkabati kayo, hindi yung iiyak-iyak ka doon sa ataol. Proverbs 27:1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Hindi mo naman alam eh. Romans 13:8, let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another. Huwag niyong hahayaang may utang kayo. Kung meron man, yun lang utang na pagmamahal na, mamahalin mo pa siya ng mamahalin. Mahirap kasi yung may regrets. Mahirap dalhin yan sa buhay.
At kung meron sa atin ngayon na nangyari na yon, wala na, huli na, namatay na siya, may regret ka pa, bumawi ka na lang, magmahal ka ng mahal niya. Alam mo, yung nanay mo, pinagsasagot-sagot mo, tapos namatay siya bigla, mahalin mo na lang yung tatay mo na mahal niya, bawi ka na dun. O kung ano man yung mahal niya sa buhay, mahalin mo, o kung wala na siyang ibang mahal sa buhay, humanap ka ng ibang mamamahal dedicated to your departed loved one para ka makabawi. Meron naman laging bawi. God is God of second chances. Pero ba't ka mag-aantay pa ng ganung bawi kung mabubuhay ka na lang ng maayos na hindi ka nakikipagkagalit sa mga hindi mo naman pwedeng iwasan sa iyong buhay? Then live according to God's design and law. And what is that law? What is that design? Fear God does not mean do not enjoy life. Akala ng mga religyoso yung fear God, do not enjoy. No, fear God means enjoy life. Because you are fearfully and wonderfully made. Because God is love. And God likes you to have a full life. Sabi ni Jesus, I came that you might have life and have it to the full. Have it abundantly. That is God's love, to love you and to love you graciously, fabulously, excessively. Ganun ang Diyos. Huwag niyong i-equate ang godliness with non-enjoyment. Baligtad. Inilikha ng Diyos lahat ng sound para ma-enjoy mo ang music, ang lahat ng mga color, para ma-enjoy mo ang mga nakikita mo, lahat ng taste. God gave us the senses. What do you think? Because of that, you will enjoy sensual life. As long as that life does not deprive others or that does not rob others. Dapat nating appreciate ng Diyos. At higit sa lahat, hindi lang yung sarili natin ang hinahanda natin. Help others to prepare for their own passing. Allow them to be themselves. Lahat ng pinag-usapan natin dito na gawin niya sa sarili, hayaan niyong gawin ng kapwa sa kanyang sarili at tulungan niyo pa siya. Dahil siya o ikaw, pare-pareho magwawakas ang buhay na ito. This life is a gift from God to be enjoyed and celebrated. It is not a problem to be solved. May mga konting problema. But do not problematize life. Enjoy life. This is high religion. Dapat burahin na natin sa utak natin yung conservative religiosity that enjoyment is sinful. Hindi mo ninanakaw, hindi mo inaagaw, hindi harmful. It is what God would like you to have. We should renew our knowledge of God through Jesus. Kaya napakahalaga ng pagpapakilalang muli ni Jesus sa Diyos na hindi isang killjoy na Diyos, hindi Diyos na maibigin, mapagtanggap, at Diyos na gustong sumulit ang ating buhay. Panginoon, ituro niyo po sa amin kung ano ang aming mga mentalities, habits na nagiging sagabal so that we will get the most out of life and give the most to others in this life. Ituro niyo po sa amin yung mga baggages na natanim sa utak namin ng mga previous learning experiences from others na hindi angkop sa mapagpalayang katuruan ni Jesus. Ituro mo po sa amin, Lord, that life is a journey. It is a treat. It is something to celebrate. And teach us, Lord, to change our ways so that not only us would enjoy this life, but others who share their lives with us. Mag-isip-isip tayo at magbulay-bulay, mga kapatid, kung ano mga practical na bagay na dapat natin gawin para ipamuhay ang wisdom na laman ng mga salita ng Bibliang itong pinagbulay-bulayan natin. Lord, as your people sit still before you, continue to speak to each one, and let us have that wisdom, O Lord, to enjoy life to the fullest. And if we would die physically, die without regrets. Be with the Lord in silent reflection.